Itong araw na nga lang po, bago ang Eleksyon 2022, kaya refresher muna po tayo ng mga bawal, bago at sa mismong araw ng eleksyon sa May 9. Hanggang sa May 7 na lang po ang campaign period, kaya bawal na ang pangangampanya ng sino mang kandidato at party list mula May 8. Ipatutupad naman ang liquor ban sa May 8 at 9. Ibig sabihin, bawal po ang pagbebenta, pagbili, pagsiserve at pag-inom ng alak. Bawal din po sa dalawang araw na yan ang pagtanggap o pagbibigay ng kandidato, political party, organization o sino man ng libreng transportasyon, pagkain, inumin o anumang katumbas nito. Sa May 9, mahigpit na ipinagbabawal ang substitute voting o ang pagiging representative ng ibang botante para bumoto. Isang beses lang po pwedeng bumoto at sa pangalan ninyo lang ito pwedeng gawin. Bawal din po ang pagsusolicit ng boto o pakikibahagi sa anumang propaganda para o kontra sa isang kandidato o political party sa loob ng 30 metro mula sa polling precinct. Hindi rin po pwede ang pagbubukas ng mga booth o tindahan para magbenta ng merchandise, pati pagkain at inumin sa loob ng 30 metro mula sa polling precinct. Bawal din po ang pagsasagawa ng mga fair, sabong, boxing, karera ng kabayo o anumang sports na tulad nito. Sundin po ang lahat ng alituntunin para hindi po maparusahan o pagmultahin. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.